boses na malambing at maunawain. Ito namang nanay namin Margie kung tawagin, laging may nalain, aral o pagkain. Itong pangalay na si Albert di naman pag-green laging Pogi-pogi, tipong habulin. Sikat itong si Diego, milyonaryo. Matipid, karibo, kulimot. Puro laro ang gusto. Si Ate Beatriz may pagkang matara. Magaling sa sports at madalinong tunay. Hoy! Miss Carolina, mahilig magpustura. Huwag kang nang maate at dalaga ka na. Matabil. Pero beauty tunay, yes, beauty tunay. Ito ang aming langit, sa ibabaw ng mundo. Paraiso sa aming tahanan, tunay ang pagmamahalan. Langit sa ibabaw ng mundo. Pero magpalit ka muna ng t-shirt. Naku, Diyos ko, tignan mo naman, oh. Eh, basang-basa ka. Makamagbiyan ka ng pawis. Sige na. Masarap to, ah. Oy, baya, baya. Oy, umuantong kainan. Ano ka ba? Parang hindi babae, ah. Gumamit ka ng baso. Ayun, ang dami-dami. Baka mapanis yan. Alam mo, kuya, ang agagang sungit mo. Aper, pakuhin mo nga sandali at nakatunta ko rin dito. Baka umakang tsokolate, eh. Abutin ka na ng Pasko dyan. Ate, sandali. 5 minutes na lang eh. Carol, pwede ba? Ako naman. Nye. Nako, sa wakas natapos ka rin. Dati mo kayo. Anay, pero pa ng sewing box. May butas pa kasi yung blouse ko eh. Ay, naku. Itong ginamit ng tagunting mo, siyang huling gumamit nun eh. Pero tignan mo na rin doon sa tukadol ko, anak. Makaandong. Eto na ang bida! Oh, anak ko. Nay! At ngayon ka lang? Eh, nadagdagan po kasi yung rasyon ng pandesal eh. Mm-hmm. Alam mo, di mo naman kailangan doon yan. Anak eh. Maka nahihirapan ka na. Eh, okay lang, Nay. Gusto ko naman eh. Para makaipon po ako. Diba? Sipon yung anak ko. Wow, sandali. Mag-focus muna ng kamay ang bata. Nay! Oh! Wala ko doon. Nasaan po si Tia Gunding? Nasa labas, nagwawalis. Ayun, tingnan mo na lang doon. Ay, naku! Kahit ka nang kikali gagas, ipakikita ko na si Sira ang araw ko. Naku, yan na. Pakal! Hindi kang batanda ka talaga. Kapag-isit! Wala, bakit ka naman? Naku. Eh, Tia Gundin, huwag naman pong niyang awayin si Mang Chacho. Baka hindi po kayo ligawan. Upo na. Hoy, Carolina! Nagilan mo ako, ha? Mainit ang ulo ko! Tatanong ko lang naman po sa inyo kung nasan po yung sewing box, eh. Bakit? Sususihan ko po kasi yung damit ko. Ako na lang. Sige, kumain ka na dyan. Sige.
O, alin na kayo. Kain na. Baka mahuli kayo sa klase. Bea, halika na. Andisa, nagtitinda ka na. Bea! Opo, Nay. Asan naman tatay nyo? Sino na gustong pandesal? Ate. Ay, Nay, sigurado ng papa mo pa yun. Siguro may chicks ang tatay mo. Nakasubukan niya. Hindi naman ako. Asan na nga ba yan? Tay! Tay, Alina, lalamig na itong almusal. Ano ba? Oo muna. Ate Bea. Ate Bea, tum na ako. Alina, isa pa ako lang sa akin. Nagpupumilit si mama eh. Gusto nung sumama pa sa akin sa Maynila eh. Ano, sasama ko ba ito? Eh, paano kasi? Ay, ang sandali. Papas, girl. Bakit ba naman, ano ba lalakarin mo sa Maynila? Ano ba ang lalakarin sa Maynila? Siguro may chicks pa kayo dun, no? Nako, marami. Eh, ako tayo, huwag po kayo magkakamali. Aray ko. Oo nga tayo, bakit madalas yata kayo pupunta kayo sa Maynila? Secret! Oh, wala na ba tayo nakakalimutan? Baka mamaya kung kailan nasa daan, ha? Ganyo. Tay, ingat ko sa pagmamaneho, ha? Huwag masyado mabilis ang pagpapatak mo. Oo. Ano, anong gusto mong iuwi ko sa'yo? Wala. Basta makakabait ka lang. Ako pa? Ay, lumulati! Ay, labo! Ibig bang sabihin ni kaibati na tayo? Peace na ba tayo? Kiss, 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 naman yan? Yee! Okay lang. E di wala kayong grade to science. O, teka lang. Baga lang. Pera. O, may tubo. May tubo. 50? O, sige. Sige, sige. Pera, pera, pera. Bilis ako. Teka lang. Hi, Carol. Ang maingay. Bakit? Siyan po pinagtataguan mo? Wala. Alam mo, papunta na dapat ako sa classroom nyo eh. Kasi may surpresa ako para sa'yo. Talaga? Oo. Ito, suman. Luto ng nanay ko yan. Oo. Pinatataba mo yata ako eh. Alam mo, kahit na tumaba ka, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa grade 6. Alika, hatid mo na ako sa classroom ko. O, sige na, alika na. Bata-bata pa niya, huwag nagkataon siya magkakamali sa akin. Albert! Hoy, Lani. Magpapaturo sana ako sa'yo ng geometry. Eh, baka kasi mga moti ako sa exam natin eh. Sure, kailan mo gusto? Kung pwede, mamayang gabi. Mamayang gabi? Okay, sige, dadaan na lang ako sa inyo. Thanks ah. Oh, sige, bye Rowena. Wow, sobrang bait mo talaga, no? Lahat pinagbibigyan mo. Oh, tingnan mo, ayan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo kahit na kay Aramina hindi kita pagpapalit? Bola. Hindi, text man, promise. Ikaw lang, okay? Wala lang iba. Okay. At kahit kailan, nakuhaanap pa ng iba, promise yan. Promise? Promise, okay? Thank you.
Talagang ayoko na. Kikwit na lang ako. Talagang panggulo lang ako dito sa team natin eh. Sobra ka naman. Sino naman nagsabi sa'yo panggulo ka lang? Wala nang dapat magsabi pa sa'yo kasi alam ko na. Siya hindi na ako sasaan sa training camp sa Baguio. Wala namang ganyanan. Di ba may pinag-usapan na tayo? Tsaka matagal na natin plano to. Kaya, ito nang gawin ko yung team na kung may pakiling volleyball eh. Lagi na ako bangko eh. Alam mo kung ganyan ang attitude mo, talagang hindi ka mag-improve. Nakukuha ang lahat sa tiyaga. Kung gugustuhin mo, kakayanin mo. Saka nandito naman ako ha, para alalayan ka. Ngayon kung hindi ka sasama sa Baguio, hindi na rin ako sasama. Kaya, galit ka. Ang galit ako kanina pa kita sinabunutan. Mana nga, tama na yung katedrama mo. Ano ka ba? Kira mo itsura mo. Bea, Bea. Sandali ah. Hi, Mrs. Tinoco. Kumusta ng mother mo? Magaling na ba? Po? Eh, ang sabi ng kapatid mo si Carol eh, may sakit daw ang nanay niyo. May, sinabi niyo po yun? Eh, mangyari, nagpadala ako ng sulat sa nanay niyo 2 weeks ago. Gusto kong makausap ang mother mo tungkol kay Carol. Bakit po? May problema po ba? Bakit mo ba yung itsura ni Kadyo? Oo, pati ang tatay eh. Kakaalata na eh. Ayoko. Magpapakatandaan na lang ako ng gusto. Ako, bandit siya. Nagsisimula yung mga ganyan na. Puntang eh, ako noon eh. Okay, Martin nga noon, di ba? Ayaw na ayaw ko rin. O, eh, saan ako nauwi? Ayaw pa talaga. Ang dami namang inorder ni Mrs. Camacho. Ano naman gagawin niya sa mga atsarang ito? Eh, kasi babalik na siya sa Canada eh. Ipapasalubong na niya doon sa mga kamag-anak niya doon. Tsaka marami siyang mga kaibigang Pilipino eh. Miss na nila. Mabuti pa yung mga atsara natin makakarating ng Canada. Ay, nakala naman. Ate March, ako kailan mag-o-off mo. Ay, mabuti kita sa Haiti ko. Gutom ka na? Ayun po kumain? Maglalaro muna ako bago kumain. Maglalaro ka muna? Oh, sige, sige. Pero, huwag kang lalabas ng bakuran. Hmm? Diyan ka lang sa baba. Okay? Okay? At pagdating ni Kuya Digoy, sabay-sabay tayo mananghali, ha? So, babalik. Opo. Opo. Oh, kagat muna. Maasim-asim ka na. Binibigay naman. Basta, basta. Ingat, ha? Negosyante. Sobra talaga yan. Late pa ako. Yeah, asim! Asim, asim na yan. Nay, baka hiling ko muna kaya si Bambina. Oh, sige, sige. Sige, Nay. Dalian mo para makatulong ka naman dito. Ay, nako. Ang aasim na ng amoy ng mga anak ko. Oo nga, pag lumalaki, no? Amoy araw. Carol, halika nga dito. Yeah.
Oh, bakit? Anong problema mo? Wala akong problema. Ikaw may problema. Malaki. Ako? Bakit ka nagsinungaling kay Mrs. Tinoco? Kay Mrs. Tinoco? Aaminin mo ba o hindi? Baka naman gusto mong iharap pa kita sa kanya. Ako, alam mo, Carol, pag totoong nagkasakit si nanay, lagot ka. Ikaw may kasalanan. Sasabihin ko rin naman kay nani eh. Naghihintay lang naman ako ng shampoo eh. At saka, isa lang naman yung subject ng paksak ko. Oo nga eh, CB ka lang, binagsak mo pa. Eh, ayoko mag-memorize eh. Ah, ayaw mo mag-memorize. Pero lahat ng pangalan ng crushes mo, memoryado mong lahat. Ano ka ba naman, Carol? Graduating ka pa naman. Sabi ni Mrs. Tinoco, eh, kasama naman ako sa mag-march sa graduation. Hmm. Kaya lang, kailangan ko mag-summer classes. Alam mo naman sasabihin kila nana yan. Pag ready na ako, mga next week. Sige, bibigyan kita ng 3 araw lang. Pag hindi pa napagtapat kila nana yan, ako mismo magsasabi sa kanila. Gagawin sa Baguio. Pwede po ba ako sumama? Ako, sabihin mo muna yan sa tatay mo. Baka may iba siyang plano eh. Nay, naku, sigurado ako papayagan ako nun. Nay, asan nga pala si tatay? Tsaka ano yan? Plano? May plano ba siya? Basta lang. Eh,
Carol, yung damit mo, yung susuot mo sa graduation, andyan na. Tapos na. Ay, asan na po? Sandali. Yun din yung damit niya para sa graduation. Asan na nga ba yun? Para mapasukat ko. Iniklian ko ng konti. Kasi parang masyado mga ba. Tignan natin, sukat natin. The plank gives us milk. Ito, pinalagyan ko po dito ng ano. Alika-alika dito para tignan natin. Hindi. Hello. Gusto mo dagdagan pa natin ng ganito? Dito na lang kasi. Ha? Yung parang bulaklak lace dito. Bob. Teka. You may go. Sagot mo yan. Hello, dapat isuot mo. Ayun na, tama-tama na po yan. Hindi ba masyado mahaba? Hindi na po. Ah, alam mo, Carol, bagay na bagay sa'yo yung damit mo. O ano? Sabihin mo na sa akin kung meron ka pang kailangan para sa graduation mo. Eh, maigi yung maaga pa, alam na natin, ha? Oo nga naman, Carol, sabihin mo na kay nanay kung ano man yun. Para naman hindi siya nabibigla. Sunod na ako. Sugat ka. O magsipilyo kayong lahat bago matulog, ha? Lalo ka na, Miss Jor, ha? Kamusta yung lakad mo? Eh, yun. Tuloy na ang lipat natin sa Maynila. Kailangan na mag-report ako sa school bago mag-umpisa ang klase. Tapos, as the new school doctor, kailangan ko mag-undergo ng orientation. Tapos yung medical files ng mga students, itetern over sa akin ng school. Ang dami ko nakasikasunod eh. May matitira na ba tayo doon? Ay, naku, Nay. Matutuwa ka. Ang laki ng kitchen. Mag-enjoy kang magluto doon. Saka ang ganda ng neighborhood. Tahimik. Bakit parang hindi ka natutuwa? Hindi ba gusto natin ito? Hindi mo naman maaalis sa akin na malungkot eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal itong lugar na ito, di ba? Dito na ako lumaki eh. Dito tayo nagkakilala. Dito na nabuo yung pamilya natin. Tsaka hindi lang ako, pati mga bata. I'm sure malulungkot sila dahil marami silang maiiwan dito. Naintindihan kita, Nay. Pero alam mo, minsan, kailangan natin maghiwalay. Ibig sabihin, kailangan humiwalay tayo sa nakagisna natin. Bata, eh, paano kung di nila matanggap? Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Maghiwalay si Inay, Tay. Narinig ko. Sigurado ka? Sigurado ako. Eh, pero bakit wala yata ang dahilan para maghiwalay si Inay at si Itay? Di ba, Ate Bea? Alam mo, napaka-imposible nga eh. Hindi ko sila nakitang nag-away ni minsan. Huwag muna kayo maingay. Huwag muna kayo mag-react. Wala pa naman nangyayari. Ay, hindi maniwala. Sumunod kayo sa akin. Ikay? Ikay ko ba yan? Halika na, matulog na tayo. Ikay? Ubusin mo na alak yung tosino mo, ha? Sa mong kanin? Nay, wala pong gani. Aba, milagro ng mga milagro. Lahat yata kayo ngayon, walang gana. Tay,
Magtapat po kayo. Magtapat? Nung tungkol saan? Love niyo ba kami? Santisima. Siyempre naman, love na love ko kayong lahat. Ano ba kayo? Eh, Tay. Love niyo po ba nanay? Ano ba ito? True confessions of the heart? Mukhang masyadong mausisa kayong mga bata ngayon, ah. Sa totoo lang po, love niyo po ang nanay. Hindi. Naghahanap na nga ako ng kapalit niyan, eh. Kaya siguro, madalas ka na sa Maynila, ano? Secret! Sige po, papasok niyo. O, teka, hintayin niyo na ako. Tutal maaga pa. Ako na mag-aatid sa inyo. Yung baon niyo, ah. Oh, unting yung baon. Sarapan natin. Oh, bye. Ingat kayo, ha? Bye. Sakay, sasakay, ha, Ben? Mag-aabang na lang kami sa labas, ay. Sige. Ay, tamlay ang mga bata. Ang sino rin? Bakit kaya? Napuhit sa pagre-review. Hi po! Hi! Makaayos na rin nga. Kuya, ano yan? Pag nagkahiwalay si nanay at si tatay, ano bang nangyayari sa atin? Kanino tayo pupunta? Huwag ka na muna mag-panic. Hindi ka naman tayo nakakasiguro eh. Malay ba natin kung naalim po nga talaga si Ikay, di ba? Eh, ba't naman umiyak si nanay? Ate, nadidepress na ako. Alam niyo kung totoo man yung narinig ni Ikay? Wala na tayong magagawa eh. Ganun lang siguro ang buhay. Talagang walang permanente. Kuya, anong gagawin natin? Sabihin mo sa nanay mo, gusto ko siyang makausap, ha? Apo, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, goodbye. Akala mo siguro hindi ko alam na umiiwas ka sa akin. Carol, ano ba talagang problema, ha? I want you to understand something, ha? Nandito ako para tulungan ko kayo. Ikaw, kung may problema ka, no matter what it is, I want you to feel free to talk to me about it. Mrs. Tinoco, nagsinungaling po ako sa inyo. Okay, go on. Wala pong sakit ang nanay ko at hindi ko po binigay sa kanya yung letter. Naunahan po kasi ako ng takot eh. Tulungan kitang kausapin ng parents mo, ha? Dapat siguro ako na mismo magsasabi sa kanila. Malungkot, baby, oh, ha? Sabihin mo sa tatay, bakit malungkot ang puso ko? Pinaliguan ko po ang manok ni Mang Kadyo. Ha? Ikaw ang nagpaligo sa manok ni Mang Kadyo? Opo. Huh? Eh, hindi bale. Huwag mong intindihin yun. Good girl ka naman eh. At least nagsasabi ka na totoo, di ba? Sasamahan ka ng tatay, punta kay Mang Kadyo, ha? Oo, mag-sorry. Para mag-sorry. Okay? Ha? Ha? Okay. Oh, smile ka na, smile na. Sayan. Oh, ako rin, ang tatay din. Ayan, sarap. Oh, eh bakit parang hindi ka masyadong masaya? May problema ka pa ba? Ha?
po. Oh, ano ang problema mo? Sinabi mo po, narinig ko po sa inyo, maghihulay naro po kayo. Ha? Maghihulay kami ng tatay? Saan mo naman ako kayo ang impormasyon na yan? Pati mga kapatid mo, yan ang iniisip nila? Sinabi ko po. Sinabi mo? Ay, naku, Ikay. Sinisiguro ko sa'yo, hinding-hindi kami maghihiwalay ng nanay kahit kailan. Eh, love na love ko yung nanay eh. Oo. Oh. Hindi ba naya, no? Oo. Oh, oh. At saka, love na love ko rin si tatay. Oo. Oh, di ba, tay? Punta mo, oo. Oh, oh. Oh, di ba? Love na love mo rin kami? Oh, sorry. Alam ko lang totoo. Nagtapat na si Ikay sa amin ng tatay. Ikoy, alam kong mahal na mahal mo ang kapatid mo. Pero, responsibilidad mo maging magandang halimbawa sa kanya. Hindi naman masamang tumulong. Yun ang tama. Pero, hindi maganda, hindi tama yung aakuin mo yung kasalanan ng iba. Mga anak, meron tayong importanteng pag-uusapan. Tay. Bago pong lahat, may pagdatapat po ako rin ako sa inyo. Binigay ko ito sa inyo. Kaya lang, sinadya ko pong itago. Nay, Tay, sorry talaga. Ay, nako, Carol. Tay, huwag po kayo mag-alala. Sabi naman po ni Mrs. Tinoco, eh, kasama po siya sa gagraduate. Basta po a-attend lang siya ng summer classes. Hindi ba pwede. Wala tayo dito sa bakasyon. Po, eh, bakit po? Saan tayo pupunta? Yun na nga ang gusto naming i-anunsyo sa inyo. Pagkatapos ng klase, pupunta na tayo ng Manila. Doon na tayo titira. Mangyari may tinanggap akong trabaho doon eh. Sa isang eskwelahan bilang doktor. Ang ganda kasi ng offer eh, kaya hindi ko matanggihan eh. Bukod sa maganda ang sweldo, makakapag-aral pa kayong lahat ng libre. Doon mismo sa eskwelahang pagtatrabahoan ko. Eh, Nay, paano yun? May pag-subject po ako sa Civica. Anak, doon ka nilang sa Manila na mag-summer classes. Pero tayo naman. Nag-desisyon kayo kagad. Hindi nyo naman lang sinasabi yung plano nyo sa amin. Abet, kung hindi ko tatanggapin yun, baka wala nang dumating na ganyang kagandang pagkakataon uli. Ang gusto ko lang naman, makasiguro na magkakaroon kayo ng mahusay na edukasyon, kayong lahat. Alam niyo mga anak, hindi naman naging madali para sa tatay niyo sa akin gumawa ng decision ng ganito eh. Pero alam namin na basta magtulungan tayo, kahit na anong problema dumating sa atin, kaya natin harapin. Pero sana, unawain niyo kami. Sana maintindihan niyo ang desisyon namin, ha? Thank you.
ang unfair nun. Basta ako, nalalabuan ako. Paano yun? Pag dito nga, bagsak ako. E di mas mahihirapan ako sa Maynila. Hindi naman mahirap intindihin ang dahilan nila nanay at tatay, di ba? Alam niyo, para sa akin, reasonable naman yun eh. At least, sigurado makakatapos tayo ng pag-aaral. Sa Maynila pa. Eh kasi naman dito, ang binabayad kay tatay puro itlog, manok at gulay. Oh, basta ako, na-excite. Kasi siguradong mas malalaki ang kita ay kung sa Maynila, marami pa. Alam mo, ikaw talaga, Diego, napakababaw mo kahit kailan ka. Palibasa, wala kang maiiwan eh. Di ba hindi naman maiiwalay ang nanay tsaka ang tatay? Di ba? Bas okay yun. Abet. Nung araw, ang gusto ko maging manguukit eh. Pareho ng tatay ko. Siya yung pinakamagaling nun doon sa paete eh. Lagi ako nakabuntot sa kanya. Marami naman ako natutunan. Pero iba ang pangarap ng lolo't lola mo sa akin noon eh. Gusto nilang magkaroon ng anak na doktor. Kasi ilan-ilan lang ang doktor noon doon eh. Mabigat sa loob ko yun. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpipilitan nila sa akin ng medisina. Pero pumayag din ako. Kasi mahal ko sila eh. Nung naging doktor na ako, tsaka ako naisip. Marami nga naman akong natutulungan. At saka yung mga karanasan ko nung doktor ako, isa sa mga importanteng parte ng buhay ko. Then I realized my parents only wanted the best for me. Katulad ko rin sa inyo. I just want the best for all of you. Mali yata yung ginawa natin, ah. Nagdesisyon tayo para sa mga bata. Baka mamaya, iniisip niya mga yan para kung si Hitler, eh. Diktador ng buhay nila. Hindi naman. Kuwapo ka naman kay Hitler. Talaga na, ito to. Hindi, yung serious. Serious. Hindi, pero alam mo, actually, pwede pa naman ako mag-back out dun sa kompromiso ko eh. Alam mo, Tay, kung ako ang tatanungin mo, ang dami-daming mga desisyon na ginawa na natin na nagsimula naman pareho tayong hindi sigurado, di ba? Eh, wala naman sigurado sa buhay. Meron ba? Kung sa bagay. Paano natin malalaman kung ano naghihintay sa atin sa Maynila? Kung hindi natin susubukan. If it doesn't work out, umalik tayo ulit dito. But it's worth a try. Tay! Tay! Kung sa bagay. Tay! Oh, mayan pala sila eh. Halika. Tay. Saan galing? Tay! Ano? Enjoy ba? Tay, kailan ba tayo alis? Ibig niyo sabihin, payag kayo? Ha? Totoo? Payag kayo talaga? Oo. Tay, ang importante po, magkakasama pa rin tayo. Di ba, Ikay? Ha? Sama-sama together, happy forever! Yes! Kaliga na, kaliga! Ito ang aming langit. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya on.